Magandang araw mga ka-YPs. Ako nga pala si Kyle at taga Cavite at gusto kong i-share sa inyo kung anong mga pinagkakaabalahan ko ngayong quarantine. So ngayong quarantine, inaalagaan ko yung dalawang aso sa bahay at nagsiselfone din kapag medyo boring at kumakain, syempre hindi mawawala yan at natutulog at kailangan sulitin. Nag-aayos ng damit. At yan yung side job ko ngayon, quarantine, nagka-car wash ako. So yung mga bagay na yon ay yung mga pinagkakabalaan ko ngayong quarantine at hindi yun lahat ha, ayun lang yung iba sa mga ginagawa ko. At ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung pinaka na-enjoy kong pagkaabalahan ngayong quarantine. At kung mapapansin nyo, andito ako sa may bubunga ng bahay ngayon at yung kulay pula niyan, yan yung sa bahay at yung mga kabila sa kapitbahay niya. At gusto ko i-share sa inyo na itong lugar na to, dito ako nagbabasa ng Bible. Dito rin ako na kikinig ng devotions, mga online devotions, at dito rin ako nakikinig ng mga Christian music most of the time. Kaya sobrang na-enjoy ko talaga dito sa lugar na to kasi feeling ko na ako lang tsaka si God lang, na solo ko lang si God dito. At mas na-enjoy ko dito kapag gabi, kaya gusto ko ipakita sa inyo kung anong pakiramdam dito paggabi. Yan, gabi na. Paggabi kasi, para sa akin, ito yung pinaka-komportableng oras kada araw kasi sabi ko nga kanina, ito yung quiet time ko para kay God. At tsaka, malaki din ang natulong nito sa akin kasi i-share ko sa inyo yung experience ko. Dumating ako dun sa point na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, na ganito ba dapat or ganun. Basta yung pakiramdam ko talaga na na-stuck lang ako sa gitna, na nasa kawalan lang ako. So, nung mga time na yon, talagang napapaisip ako ano ba dapat ang gawin, ano ba dapat. So, habang nagbabasa ako ng Bible, nakita ko sa may Proverbs chapter 3 verse 6, "In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths." At saka sa Psalms 37:4, "Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart." So, dun sa verse na yon, dun ko na-realize na, at natutunan ko, na hindi ko pala talaga malalaman sa sarili ko kung ano ang plano ni God para sa akin kung hindi ko isasama si God sa plano ko. So, ayun, natutunan ko na dapat sa lahat ng bagay, kasama si God, siya palagi ang inuuna. Na kaya siguro palagi ko rin hinahanap-hanap na dapat palagi ako nandito sa taas, dapat palagi ko siyang kinakausap kasi dun ko lang malalaman kung ano yung plano niya para sa akin. Kaya gusto ko sana kayong encourage at i-challenge na unahin natin si God sa mga bagay na ginagawa natin. Kasi 'di ba nga sabi doon sa verse, "Delight thyself" sa Psalms. Na kung saan parang ihalintulad ko siya na kung gaano tayo kaseryoso sa ibang bagay, gaano tayo kaseryoso sa paglalaro, sa pagtatrabaho, dapat ganun din tayo kaseryoso sa pagdating sa paglingkod kay God. Kaya sana naging blessing sa inyo at God bless.